We are one, caring, people-centered ASEAN. This is the message of the ASEAN Socio-Cultural Community, one of the pillars of the Association of Southeast Asian Nations as it was launched at MarQuee in Angeles City, Pampanga. Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo delivered the keynote message for the event. The launch was formally opened by a video message from the ASEAN Deputy Secretary General Wontep Arthakay Balbati. This is a very momentous occasion, and I am very much honored by the Philippines' invitation to speak at the launch of the Philippine Championship for the ASEAN Socio-Cultural Community. Local talents from Region 3 also provided some entertainment. In her speech, Secretary Taguiwalo emphasized the significance of the ASEAN Socio-Cultural Community Pillar. This pillar will put emphasis on addressing the needs of the people of ASEAN, especially those of the marginalized. Ang ASEAN Socio-Cultural Community ang pangatlong haligi o pillar ng ASEAN Community. Sa maiksing history na pinakita sa atin, actually itong pinakabunso. Tayo, I hope, ang nagbibigay ng kulay, ng musika, ng himig, at ng malasakit sa buong ASEAN. The ASSC launch held at MarQuee was open to the public. An exhibit was also mounted for the mallgoers to appreciate ASEAN. Philippine Information Agency Deputy Director General Jello Villar shared some of the ASEAN information education activities in the pipeline. He also took note of how ASEAN will benefit every Filipino. Ang plano ng socio-cultural cluster ng preparations for the Philippine hosting of the ASEAN, we want to mainstream what ASEAN stands for. Aside from simply raising awareness, we want them to be more participative, kumbaga, sa mga nangyayari sa ASEAN, and at the same time, to be aware of the agreements and the projects being brought forth by our neighboring countries who are part of ASEAN. With regards to PIA, the Philippine Information Agency is embarking on a nationwide information caravan that would communicate the opportunities and benefits that can be offered to the people by ASEAN. Isa dito, of course, is yung opportunities for livelihood. Bilang miyembro ng region ng ASEAN, mas madali para sa atin na makakuha ng employment sa mga ating neighboring countries. At the same time, there are also a lot of opportunities when it comes to social welfare, to security, to peace in the land. PIA spoke with Secretary Taguiwalo as she invited everyone to learn more about ASEAN. Inimbitahan ko ang ating mga kababayan na alamin pa bakit meron tayong hosting ng ASEAN ngayong 2017. Mahalaga ho ito dahil 50th anniversary ng ASEAN, itong pagsasamahan ng 10 bansa dito. Mahalaga ito dahil may mga patakaran, may mga kasunduan na may katuturan para sa ating buhay. So magbasa tayo, makinig tayo, manood tayo sa TV, at mag-alam tayo paano ito makaka-apekto sa ating buhay. Maraming salamat. Inaanyayahan po natin ang lahat ng ating mga kababayan na makilahok at sumama sa mga pagtitipon na gagawin natin sa buong Pilipinas. Ito po ay pangungunahan ng Presidential Communications Operations Office at Philippine Information Agency upang mapaintindi sa ating mga kababayan kung ano ba ang kahalagahan ng ASEAN sa ating ordinaryong buhay. For more of our coverage on ASEAN 2017, make sure to follow PIA through our official Facebook account and in Twitter, and visit our website at www.pia.gov.ph. You can also visit the official ASEAN 2017 website at asean2017.ph.